looking ka. Tapos di ka papayag. Tapos hanggang sa tataas ng tataas yung presyo. Tapos sabi mo talagang hindi. Ito hindi naman sila namimili. At pag sinabi mo talagang hindi, hindi naman. Wala naman din sila magagawa. Sa corporate world, ang PR ay nangangahulugang public relations o ang marangal na pagsasapubliko ng impormasyon tungkol sa kliyente. Ngunit sa daigdig ng mga escort service, ang PR ay may ibang kahulugan na di nalalayo sa prostitusyon. Hindi lang naging makasaysayan ng awkward mutiny ilang taon na ang nakakaraan. Isinilang din sa mundo ng showbiz noong panahong yon ang sexy star na si Cudette Hunasan. Kudeta. Tapos Hunasan is si Gringo. Kasi that time is so awkward. Doon. At yung mga panahon na yun, ano, paano kayo kinilala ng tao sa pagkakaalam? Rebel Beauties. Doon ako nag-start eh, Rebel Beauties. Tapos and then, hanggang sa yung nagsa-The Bodies ako. The Bodies. The Bodies yung kumanta ng Kiliti. Taong 2009 daw nang huling lumabas si Cudette sa pelikula dahil... 2011, nagpakasal ako. And then, ikababy. Tapos, ngayon, kababalik ko lang from US kasi dun ko pinanganak yung baby ko. Arabo ang napangasawa ni Cudette. 7 buwan na ngayon ang kanilang supling. Nung nawala ako sa showbiz, business. Nag-ano ako ng mga internet shop, nag-ano rin ako ng fashion show, nag-organize ako, nag-produce ako ng fashion show. Mga iba't ibang business din. And then, nung nag-asawa ko, binenta ko lahat kasi nag-stay kami sa ibang bansa. Tapos sa Saudi, sa Jeddah. Natunto ng star talk ang dating Rebel Beauty sa isang bar sa lungsod ng Paranaque kung saan siya nag-show. Dagdag racket daw yun sa kanyang pagbebenta ng mga condo unit. Yan yung talagang gustong gusto ko, yung show eh. Yung usual na ginagawa ng mga artista, games, mga ganun. May ilan pa rin daw na nakakakilala sa kanya bilang sexy star noon. Before, yeah. And then ngayon, medyo, pag naririnig lang yung kunyari pangalan, parang sinasabi lang na, parang kahawig mo si Cudette, parang ganun. Ako naman parang, talaga, parang, kunyari hindi ko alam. Isa sa mga kagrupo noon ni Cudette ay si Jeanette Joaquin, na sa April 6 episode ng Star Talk ay umaming, nagtrabaho noon bilang escort service at PR sa mga mayayamang parokyanong karaniwan ay mga politiko. Never po ako nag-escort. Never. Siguro dahil... Kasi yung family ko hindi naman talaga yung kailangan ng pera eh. So parang lumaki rin ako na spoiled ako, na lahat binibigay sa akin. Medyo pasaway lang talaga ako. Well, nag-PR ako pero hindi ako yung sumasama. Yung PR is, for example, invite ka nila sa karaoke, magkakaroke, grupo kayo, tapos after nun, tapos na. For example, babayaran ka nila sa 3 hours mo nag-stay ka doon, bayaran ka nila ng 10,000, 15,000, mga ganon. May mga artista rin daw ang parokyano ni Cudette, but she would rather not name names. Actually, ang mga ginagawa dyan, parang... aalokin ka, tapos di ka papayag, tapos hanggang sa tataas ng tataas yung presyo, tapos sabi mo talagang hindi. Ito hindi naman sila namimili, at pag sinabi mo talagang hindi, hindi naman. Wala naman din sila magagawa. Nung una, syempre parang medyo nakaka-offend, pero dahil sa parati na lang merong ganon, so masasanay ka na, dadaanin mo na lang sa joke-joke na, hindi pwede, ano ka ba, friends lang tayo, ganyan-ganyan. Ganun lang. Wala lang, gusto lang nilang parang may mga kasakasama. Though, minsan ina-expect nila na, alam mo yun, mauuwi nila. Pero sa akin naman kasi una pa lang sinasabi ko na parang, parang gimmick-gimmick lang tayo mga ganun lang. Siyempre, hindi mo naman gagawin yung isang bagay na ganun kung hindi mo naman talaga kailangan eh. So, parang, yun lang, hindi natin kailangan i-judge yung mga tao sa mga ginagawa dahil hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. Kasi parang sa akin, wala akong nakikitang masama sa ginagawa ko. So parang, why not, diba? Dagdag din yung sa ipon, diba?
Uh-uh.